Isang taon na naman ang lumipas sa mundo ng sports. At matapos ng lockdowns dahil sa pandemya, naging mas maluwag na ang paggalaw ng mga tao na nagbukas din ng mas marami pang sports na pwedeng gawin. Hindi nagpahuli ang Philippine sports dyan. Sa 2022, may mga kontrobersya at issue at meron ding mga natalo at syempre ang mga nagtagumpay na mga atleta. Bago matapos ang taon, balikan natin ang lahat ng yan dito sa 2022 Game Changers! Para sa unang bahagi ng ating Game Changers, balikan muna natin ang mga issue na naging usap-usapan sa mundo ng sports. Simula pa lang ng taon, naging malaking usapin ang pagkakatanggal kay EJ Obiena mula sa National Training Pool ng Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA. Sasampahan din sana siya ng kasong estafa dahil sa umunoy maling paggamit ng pondong inilaan para sa kanya. Ayon kay EJ, isinumite naman niya ang mga kailangang dokumento para sa liquidation kaugnay ng nasabing pondo. Dahil sa pansamantalang pagkakatanggal noon sa pool kay Obiena at sa kawalan ng endorsement ng PATAFA, hindi nakasali si EJ sa World Indoor Championships at muntik nang hindi makapaglaro para sa Southeast Asian Games. Dahil sa kawalan ng endorsement kay EJ, sinuspinde ng POC ang PATAFA. Ayon naman sa PATAFA, hindi nito hindi inendorso si Obiena, kung hindi deferred lamang dahil sa utos ng Senado na sumailalim sa mediation ang dalawang kampo. Hindi naglaon, noong Marso ay nagkaroon na ng settlement ang kampo ng PATAFA at ni EJ Obiena. Dahil dito, maaari na muling i-endorso ng PATAFA si Obiena sa mga kompetisyon. Ayon din sa COA, hindi misuse ang pondo na inilaan kay Obiena. Ibinalik na muli si EJ sa national team pool at nagtuloy-tuloy na muli ang pag-arangkada ni EJ sa mga kompetisyon. Ayon naman kay EJ sa isang interview noong Agosto, hiling niya na makuha ang pondong dapat inilaan sa kanya at ayon sa PSC, inaayos na nila ito noong panahong iyon. Ngayon, may bago ng Asian record si EJ Obiena sa taas na 5.94 meters at nakuha pa niya ang bronze medal sa World Athletics Championship. Ngayong taon din inanunsyo ng Alaska Aces ang pag-alis nito sa PBA. Mahigit 3 dekada naging bahagi ng liga ang Alaska at nakakuha ng 14 championships, kapilang na ang Grand Slam noong 1996. Ilang basketball legends din ang naging bahagi ng Alaska, tulad nina Johnny Abarrientos, Jojo Lastimosa, at Jeffrey Carriazo. Mabilis na mga nagkaroon ng bagong may-ari ang Alaska franchise matapos ito bilhin ni Dennis Anthony Uy ng Converge. Ngayon, sila na ang Converge Fiber Xers. Abril naman ang inianunsyo ni Kai Soto na magpapasa siya para sa NBA Draft. Matapos ang isang season sa Australia NBL kasama ang Adelaide 36ers, ipinasa ni Kai ang kanyang pangalan sa draft kasama ang pangarap ng pagiging unang homegrown Pinoy na NBA player. Gayunman, natapos ang draft nang hindi natawag ang pangalan ni Kai. Hindi pa naman ito ang katapusan ng NBA journey ni Kai dahil may iba pang paraan para makalaro siya sa NBA. Ngayon, naglalaro pa rin siya sa Adelaide 36ers ng Australian NBL at kinakatawan ng bansa sa Gilas, Pilipinas. Sa basketball pa rin, nagkaroon ng ilang pagkatalo ang Gilas, Pilipinas sa mga sinalihan nitong kompetisyon. Noong Pebrero, natalo ang Gilas sa New Zealand sa isang window ng FIBA World Cup qualifiers, 88-63. Noong SEA Games naman, sa unang pagkakataon matapos ang 3 dekada, hindi na iuwi ng Gilas ang ginto at sa halip
Silver ang nakuha nito matapos matalo sa Indonesia sa finals 85-81. Noong July naman sa FIBA Asia Cup, unang beses hindi nakapasok ng Pilipinas sa quarterfinals ng torneo mula noong 2007. Natalo rin ang bansa sa Japan sa unang pagkakataon mula noong 2010 Asian Games. Matapos ang ilang talo noong FIBA Asia Cup, sinabi ni Head Coach Chot Reyes na learning experience para sa Batang Gila squad ang kanilang mga pagtatalo. Eventually, samahang basketball ng Pilipinas called for unity lalo para sa pambansang koponan lalo na para sa paparating na World Cup. Naglaro para sa Gila si Jordan Clarkson at natalo man kontra Lebanon, nanalo naman ang koponan kontra Saudi Arabia. Napanalo rin ng Gilas ang nakaraang dalawang laban nito sa fifth window ng World Cup qualifiers. Pati ang collegiate basketball nagkaroon ng malaking kontrobersya. Hulyo nang i-forfeit ng isang pre-season league ang laban ng Jose Rizal University at University of the Philippines dahil sa isang away na nauwi sa suntukan. Ang isang player na nakasangkot sa nasabing away, John Amores ng JRU. Nakalaro si Amores sa JRU sa NCAA Season 98 hanggang sa muli siyang nasangkot sa isa pang insidente noong November 8. Bago matapos ang kanilang laro kontra sa Binil Blazers, sinuntok ni Amores ang ilan sa mga players ng Binil. Dahil sa kanyang ginawa, pinatawan si Amores ng indefinite suspension ng NCAA at ng JRU. Nasuspindi rin ng ilang laro ang ilang players mula sa JRU at Binil. Hindi naglaon, tinanggal si Amores mula sa programa ng JRU. Nagsampa rin ng reklamo ang players na sina Jimboy Pastoran at Tane Davis kontra kay Amores. Humingi naman na ng tawad si Amores sa mga ginawa niya sa players ng Binil at tinanggap naman nila ito. Ngayon, maglalaro na para sa Zamboanga Valientes si Amores. Bago matapos ang taon, maging ang boxing world ay nagulat nang inilhad ng international referee na si Carlos Padilla na tinulungan daw niya si Manny Pacquiao sa isa niyang laban noon kung saan nanalo ang pambansang kamao. Kwento ni Padilla, sa isang panayam, binagalan daw niya ang bilang kay Pacquiao at may isang headbutt na dineklara niyang isang punch sa laban ni Pacman kontra kay Nadal Hussein noong 2000. Wagi si Pacquiao sa nasabing laban via technical knockout matapos ang 10 rounds. Ayon kay Hussein, dapat maging accountable si Padilla sa kanyang mga ginawa at alisin ang mga karangalan na ibinigay sa kanya, kabilang na ang pagiging bahagi ng Nevada Boxing Hall of Fame. Ayon naman kay Pacquiao, walang maling ginawa si Padilla. Umapela naman ang anak ni Padilla ng konsiderasyon para kay Padilla at pinanindigan ang integridad ng ama. Bumuo na ang WBC ng panel para imbestigahan ang sinabi ni Padilla tungkol sa nasabing laban. Sa susunod na bahagi ng 2022 Game Changers, balikan naman natin ang ilan sa big moments ng Philippine sports.